Meron ako i-share sa inyong three factors na kinoconsider namin pag nag-quote kami ng price or kung magpapa-braces ka, and then we give you the specific amount of price for the said treatment. Welcome sa video pong ito. In today's video, guys, pag-usapan natin about magkano ba pa-braces ngayon. So, sagutin natin ito, guys, sa tanong ng isang friend natin na nagtatanong kung magkano magpa-brace sa dentista. Now, meron ako i-share sa inyong three factors na kinoconsider namin pag nag-quote kami ng price or kung magpapa-braces ka, and then we give you the specific amount of price for the said treatment. So may three factors kami yung kinoconsider. Unang factor, guys, na kinoconsider namin is, number one is yung clinic location. Now, kung pupunta kayo sa dentist and then yung clinic niya ay nasa mall, then you might be expecting that the charges a little bit higher compare sa clinic na nasa stalls, nasa side street lang, or kaya yung clinic niya is located sa bahay na tinatawag namin mga home-based clinics. So, isa yun sa mga factors. So, assume na natin, pag nag-charge yung nasa mall is nasa 150,000, 160, then, kasi meron silang, may mga add-ons kasi yun, guys. So, maybe the rental space is a little bit expensive. So, pinapasa lang nila dun sa mga pasyente because they're paying for the convenience of the said office. So, second is tinatawag namin yung complexity o yung tinatawag namin yung hirap. Pag mahirap yung cases, then definitely mahal din yung charge. Now, yung hirap, pwede nating sabihin natin na super crowding, pwedeng mahirap yon at mahirap siya i-twist, mahirap siya ilabas, and that would take a lot of time, napabalik-balik yung pasyente, then definitely the price will be different from the case na mga simple crowding lang, or tinatawag namin may mga cases na closing of spaces, ayusin mo lang yung konting alignment lang, then tapos na. So, yun din tinawag natin yung hirap niya, or what we call complexity. So, pag mas madali, mas mura. Ganun talaga yan. And then, yung pinakahuli na tinatawag namin na dapat meron human factor, no? So, i-consider mo rin yung ability of the patient to pay. So, pag yung pasyente naman is nasa middle class compare sa mga pasyente na high-end, nasa A-level, tapos yung isa nasa B level. Iba yung pricing eh. Kasi most of the time, mga mayayaman, they pay in cash. Yung mga iba naman, they pay in installment scheme. So you have to go to their level. So, yun. Kaya meron mga installment scheme sa part ng orthodontics. No? Pag nagpa-ortho treatment kayo. So yun. Yun yung tatlong consideration na ino-offer madalas na mga dentista. Although mayroon pa mga ibang factors kino-consider. Pero ito yung tatlong basic factors na usually binibigay namin sa mga pasyente. Kaya guys, tandaan nyo, pag pumunta kayo sa clinic, wala siyang specific na amount na nagbabary yung price. Pwedeng mas mura sa iyo, mas mahal sa kanya. So iba-iba, guys. So, kung meron kayong mga tanong, guys, just write on the comment section. Balikan ko kayo agad. Okay, I'm Dr. Marshall. Sana nakatulong itong video na to para sa inyo. Thank you.